Hello guys, good morning. Samahan niyo po ako mag-dilig ng aming halaman. Kasi hindi ito natatamaan ng ilan. Guys, yan yung mga cactus na alaga ko. Pinaparami po namin yan kasi ngayon nahihilig yung mga tao sa mamahalin na cactus. Pero kami, yung pinaparami namin is etong mga common cactus. Hilig na yung mga tao sa mga mahahaling cactus. Kaya yan, pinaparami namin yan. Yan, mga common cactus lang dito sa amin. Wala kami masyado yung mga mamahalin kasi nga mahal. Yan. Yan yung mga alaga namin dito. Sensyahan nyo na yung medyo malakas kasi yung tugtog ng kapitbahay namin. Okay. Yan. Yan yung mga succulents. Konti lang yan. Actually, marami ito noon pero hindi nga masyadong naalagaan kaya nadedo. Yan. Ito dito, marami ito eh. Kasi mga alaga yan namin, kahit wala pa yung pandemic, may mga alaga na talaga kami mga tanim. Ito yan, nanay namin, mahilig talaga sa bulaklak. Tsaka, ayan, ito yung dragon fruit. Talagang pinaparami ko kasi, mahirap kasi dito, kukunti lang ang nagtatanim dito talaga ng dragon fruit. Kaya mahihirapan ka pong maghanap ng dito sa amin ng dragon fruit. Kaya ito, matagal na ito, tinadad ko lang. Tapos, iyan. Gusto kong paramihin kasi yan. Kasi, nakakain yung bunga eh. Iyan. Ito din kasi yung ginagamit nilang rootstock. Yeah, dito sa amin, mahirap talaga ito hanapin. Yan. Ito daw yung fishbone. Yan yung fishbone. Binili din namin ito. Tinadad ko lang. Ito naman yung honey na tawag nila na bulaklak. Kung saan-saan lang ito tumutubo dito sa amin. Kasi nga siguro, ito kasi yung bunga niya, pag mature na, ayan o,
pag matured na, pumuputok lang kasi. Kaya siguro kung saan-saan lang napupunta yung buto niya, at doon tumutubo siya. Yan, marami kan, iba't ibang kulay yan. Collection din namin yan noon. Kaso nga, sa sobrang dami na, yung iba, binubunot na lang kasi medyo kalat kasi ito eh. Parang tawag ba doon? Invasive na plant kasi kung saan-saan na tumutubo. Pag marami na yan, kung saan-saan na yan tutubo. Pero pag may napupunta naman dito ng mga kaibigan namin, to pag nangihi, kasi mabilis lang ito patubuin guys. Puputulin mo lang yan oh. Ito, puputulin mo lang yan. Tapos, ibaon mo na sa lupa. Hayaan mo lang. Basta wag mo lang painitan. Mabubuhay at mabubuhay yan. At saka wag mong pasobrahan. Yung plants kasi, pag nasobrahan, kalaban nila kasi, pag sobrang init, patay. Pag sobra yung tubig, patay. Nalalanta kasi. Ganun lang yun ang bulak. Ayan. Yan, marami dito, parang jungle na yan. Hindi pa namin talaga na-arrange, hindi kaya guys. Nalinis mo na dito isang parte, pagkatapos nun pag next week na naman, meron magulo na naman yung kabilang parte. Yan. Marami yan dito, alaga ng nanay ko. Alaga namin. Naku, maano na pala itong dito. Nasira na yung patunga ng syngoniums namin. Aayusin na naman yan. Ito kasing vlog ko guys, hindi lang ito about sa halaman, so kahit ipopost ko dito, bivideohan ko. At syempre huwag nyong kalimutang mag subscribe, click yung notification bell para updated kayo sa mga everyday or sa mga post ko. Yan, marami yan dito guys, bulaklak namin, paikot yan sa bahay, ganyan. Paikot yan. Hindi ko maisa-isa yung mga tanim namin. Pero next time, pag may tanong kayo, o may gusto kayong makita dito sa garden namin na specific na tanim, basta nandito lang sa namin, sa garden namin. Gagawaan natin ng video po. Yan. Pero marami naman din kaming bulaklak na wala dito kasi yung iba talagang mahal. Kahit noon pa walang pandemic, may mga tanim talaga na mahal na talaga. Kasi yung iba nga angkat sa ibang bansa gaya ng Thailand, ganyan. Ang gaganda ng nila. Mga bulaklak na galing Thailand din. Yan dito guys, paikot yun sa bahay. So thank you guys for watching, tsaka subscribe, click notification bell. Until next time po guys, thank you so much, God bless.